magandang umaga po sa inyo lahat. Ah, ito na naman si Lola Tess. Ngayon po, ang ating vlog for today is about juice. Isang masarap na juice. Tamang-tama sa ating panahon ngayon na summer. Talagang healthy na, masarap pa. Ito po ang tamarind juice. So, ating pong umpisahan na nang tayo ay makainom na. Pagkatapos natin i-prepare ito, ito po ang ating gagamiting ingredients. O mga friend, ito na po yung gagamitin natin na ingredients sa ating gagawin na tamarind juice. Yan. Ito po, simple-simple lang. Hinugdas ng palok, nabibili po yan sa market, 120 per kilo. And then, kailangan po natin ng kaldero na paglulutuan. At saka po itong asukal, kalahating kilo at isang cup na water. So, imimix na po natin siya. O ngayon po, mga friend, ilalagay na po natin ang ating sampalok. Ayan, yung tamarind. And then, lalagay po natin ang ating sugar. Ayan, kalahating kilo po. Ayan. Parang mamatamisin po natin siya. Ayan, pakikita ko po sa inyo. Ayan, kalahating kilo. Ayan, pag matabang po sa asukal, masisira po siya. Ayan, tsaka isang cup na water. Ayan, ganyan po. Ayan. Tapos, ating dudurug-durugin. Imi-mix-mix lang natin ng konti. Ayan, ganyan. Tapos, imi-mix po natin mabuti. Ayan. Para po kung yung pong asukal hindi matira sa ilalim, masusunog. Ayan, ganyan pala lang. Tutunawin lang po natin ang asukal sa kahahaluda ganito bago po natin siya isasalang sa apoy. Yan. Para maging masisirup yung kanyang sugar. Yan. Parang minatamis na sampalok. O yan. Yung pong ganito, pwede pong papakin, pwede pong gawing candy, pwede pong gawing juice. Gan. Ito lang po ang gagawin, ito lang po ang way na ginagawa ko para ma-preserve siya. Ilalagay po sa ref. Yan. Para pwedeng gawing juice, pwedeng gawing candy, pwedeng gawing palaman. Ganyan. Parang gagawin po natin siya na parang jam. Yan. Yan. Atin po isasalang sa kalan. Tapan na po natin. Ayan po. Ayan po, friends. Sinalang na po natin sa kalan. Yan, yung ating tamarind. Yan. Antayin po natin siya lumapot ng gusto. Yan. Matunaw ng gusto yung kanyang arnival. Yan. Wait po natin siya. Ayan po. Bibisitahin na po natin. Kumukulo na po siya. Yan. Ganyan po. Pero hindi pa po ito sapat. Kinakailangan talaga eh mag-arnival po siya. Yan. Parang magiging jam. Yan. Yan. Kailangan kulo pa po. Kasi dito po mga, ito po magiging dito tayo kukuha ng ating juice. Yan. Kailangan halo po mabuti para matunog po mabuti ang asukal. Baka po kasi masunog sa ilalim. Yan. Ganyan po. Hahalo-haloin lang po natin. Hanggang sa medyo parang maging jam siya. Yan. Hindi lang po kailangan papatuyuin. Basta inaakala po natin na para na siyang jam at pwede ng pampalaman. Yan. Pwede na po siyang hanguin. Yan. Ganyan po. Tayin po natin na lumapot pa. Basta lagi po lang po natin hahaluin. Ayan po. Tayin po natin. Ayan po mga friend. Atin na pong titignan. Yan. Hindi naman po pwedeng masyado ding matagal dahil matutunog siya. Yung mga ganyan po ang texture niya, yan, yung para namumuumuo na siya, pwede mo po natin siyang patayin ng ating kalan. Kasi pag sumubra po yan sa, na pakukuluan pa ng gusto, eh masusunog na po siya, yan. Tama na po yung ganyan na klase ng, pag ang arnival niya, ganyan na siya, yan, dikit-dikit na siya, pwede nang patayin. Basta, patayin na po natin. Ayan, ayan. Kamiya po, gagawin na po natin siyang juice. Panalamigin lang muna po natin siya ng konti. Kaya lang po, friend, ang paggawa ng ating tamarind juice. Ngayon, friend, bago natin ituloy, bago tayo mag-umpisa sa pag-mix ng ating juice, nais ko muna pong ipabatid sa inyo kung ano po ang mga benefits ng tamarind juice sa ating katawan. Yan. Tamarind juice benefits include high in antioxidants. Yan. Yung
yung ating mga toxic sa loob ng katawan, yung mga dumi-dumi na sa ating katawan na dala ng ating mga kinakain na mga fats, ganun. Pag tayo po ay uminom ng tama rin dyan, paniguro, mga friend, mga kalolas, paniguro ang pabalik-balik tayo sa ating CR. Yan, ha? Hindi ko na po ipaliliwanan, so alam nyo na. Yan, para inilalabas po talaga niya lahat ang dumi ng ating katawan. Yan. Yan, antioxidants prevents atherosclerosis. Ayan, atherosclerosis. Yan, sa puso po ito, rich in magnesium, promotes weight loss, yan, pagpa-sexy, good for nerve function, and then maintain blood pressure, promotes fluoride excretion, helpful for eyes, and then purifies the blood, is anti-diabetic, yan, pampababa rin ang blood sugar, and good for the skin. Yan, siyempre, lagi tayong lumalabas yung toxic sa aking katawan, kaya may panigurong gaganda ang ating mga kutis, mawawala yung mga dumi-dumi. So, fiber-rich foods are great for weight loss. They keep you full for longer and prevent you from overeating of on unhealthy snacks. Drinking tamarind juice every day can help you shed those extra kilos. Yan. Tamarind has flavonoids. Flavonoids. Polyphenols. Ewan ko ba? Ang hirap po akong bumase. Polyphenols that suppress hunger and makes you lose weight quickly. Yan. Atherosclerosis is a narrowing of the arteries caused by build-up of plaque. Arteries are the blood vessels that carry oxygen and nutrients from your heart to the rest of your body. Yan. Pasensya na po kayo sa akin mga pronunciation. Medyo pinakalawang na po kasi si Ma Lola Te, 62 years old. Medyo poor na po sa reading. Ngayon, ito pa po. Arteriosclerosis is the thickening, hardening, and loss of elasticity of the walls of arteries. Yan, sa puso po yun. This process gradually restrict the blood flow to one's organs and tissues and can lead to several health risk from both brought on the by atherosclerosis. I know, which is specific form for arteriosclerosis caused by the build-up of fatty plaque, cholesterol, and some other substances and on the artery walls. Yan. Di po ba? Ulit-ulit din na lang po nyo para maintindihan nyo. Yan po ang benefits ng ating gagawing tamarind juice. Yan. O, atin na pong umpisahan. O mga friends, mga kalola, ito na po yung ating, pakikita ko na sa inyo ang procedure ng paggawa ng tamarind juice. Yan. Ito po, ito na po yung ating tamarind juice. Ngayon, mag-i-scoop po tayo sa ito po sa ating jar. Yan. Depende po sa inyong panlasa kung ilan po ilalagay nyo. Sa akin po, tatlo muna tayo. Mag-start po tayo sa tatlo. Tatlong scoop ng kutsara. Then, lalagay po natin ang, lagyan po natin ng sugar. Yan. Sugar po. Yan. Lagyan po natin ng sugar. Yan. Tapos, lagyan natin ng tubig. Yan, ganito lang po yan. Ganito lang po. Depende po sa inyo ang asin kung ganun karami po ilalagay niyong tamarind. Yan, ganyan po. Yan, nilagyan natin ng tubig. And then, atin na pong imimix mabuti. Yan. Depende na po sa inyo yan, mga friend, kung ganun karaming tamarind ang ilalagay niyo. Kung gusto niyo mas maasin, dagdagan na lang po ninyo. Yan. Ito lang po yung tansya ko. Yan.
Ilagay ko na po yung sugar, di po ba? Ngayon, pagka na-mix na natin siyang mabuti, na inaakala nyo yung buto, humiwalay na yung lasa ng buto sa ng ano, ng pinakalaman niya, pinakalasa niya sa buto, pwede na, ayan, ganyan. Humiwalay na yung ano, yung lasa dun sa buto, ayan, pwede na po yan, ayan. Tapos po niyan, atin pong yan. Atin pong titikman kung okay na. Tama-tama na po para sa akin to kasi ayoko po masyado matamis. Alam nyo naman, medyo may edad na ako, hindi na pwede matamis. Yan. Pero sa mga kabataan na katulad nyo, walang problema. Tapos ilalagay na po natin yung ice. Yan. Ayan, ganyan po. Oh. Sarap ng ating tamarind. Yan yung ating tamarind juice. Yan. Yan yung ating tamarind. Oh. Yan. Atin pong ganyan po. Haluin lang po natin mabuti. Yan, ganyan po. Yan, okay na po. Yan. Ganyan lang po yung ating paggawa ng ating tamarind juice. Yan, ganyan lang po. Friend, ito na po yung ating nagawang juice, tamarind juice. Ayan. Ayan. Ito po yung nagawa natin na niluto na mga natira. Nilagay ko na po sa malinis na jar para hindi po siya mapanis. Kailangan po tuyo. Palalamigin muna bago ilalagay sa ref. Yan. Yan po. Anytime na gusto po niyong gumawa ng juice, pwede ko kayong mag-scoop ng isang kutsara. And then, ilagay po niyo sa malaking baso. Yan. Halu-haluan niyo. Lagyan niyo ng konting asukal at saka yelo. Ganun lang po ang gagawin niyo para hindi na po kailangan na pakulo ng magpakulo. Yan. Siyempre, pinakukulaan po natin siya para sigurado po tayo malinis siya. Siyempre, galing po siya sa market. Alam niyo na. Kaya kinakailangan bago lutuin, bago inumin o kainin ang isang bagay, lalo't galing sa market, kailangan po sisiguraduhin po natin na ligtas po yung ating kalusugan. Yan, pakukulaan po. Yan, ito na po yung ginawa natin, juice na kinuha kanina. Yan, nabawasan na po ni na apo, kaya nangunti na siya. Ngayon, paggamit po natin, hahaluin po natin na ganyan dahil nasa ilalim po yung kanyang pulp bits po ba yun? Yung latak. Yan, yun pong latak. Yan po yung nakakaganda sa ating katawan. Yan. Tapos po, ilalagay, magsasalin na po tayo sa ating baso. Ayan, ganyan. Magsasalin tayo sa ating baso na may yung merong yelo. Yan, ganyan po. Sa pichel po tayo magkakano pag marami po tayong, mag-share tayo sa iba. Pero pag kailangan po niya sariling, at isang baso lang po. Bahala po kayong magtansya kung ganun karami po ilalagay nyo. Ayan, ganyan po. Ayan. Mga friend, ito na. Papanahon na. Para naman natin, tikman natin ang masarap na juice. Ayan. Ayan. Po. Napakasarap po talaga, friend. Yan, itry po ninyo sa bahay at siguradong magugustuhan nyo. Yan, kung ayaw nyo masyado matamis, bawasan nyo daw ang sugar. O, paano pa mga friend, hanggang dito na lang po. Sana po nagustuhan nyo ang ating tamarind juice for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana po nasa mabuti kayong lahat ng kalagayan. Ay, itry po nyo yung juice natin sa bahay nyo para matikman ng inyong pamilya. Good health na, masarap pa. Paano po? Bye-bye na po sa lahat. God bless!